Dear Love, palagi kong nakikita sa social media ang patungkol sa Afam Bridge sa Siargao. Wala sa hinagap ko ang magkaroon ng boyfriend na foreigner, pero dahil karamihan ng aking kaibigan ay mayroong karelasyon na ibang lahi, hindi ko maiwasan ang mainggit sa tuwing nakikita ko sa mga social media post nila ang mga regalong ibinibigay sa kanila, mga lugar na kanilang napupuntahan ng libre, at higit sa lahat, yung pera. Kaya tutularan ko sila. Baka Afam talaga ang susi para umangat na ako mula sa laylayan ng lipunan. Jean! Nakita ko kung magkano yung flight papuntang Siargao. Ang mahal pala. Mas mura pa kung sa Hong Kong ako pupunta. Sa Siargao lang ba talaga ako makakakita ng Afam? Eh, sa Siargao ko lang nakilala si Andy. Nung isinama ako ng amo ko sa Siargao. Pero, pwede ka din naman gumawa ng account sa mga dating app. Marami namang Afam sa Maynila. Paano ko naman mapupuntahan yun kung sakali? Nandito lang tayo sa probinsya. Ano ka ba? Huwag kang pipili ng lalaking ikaw ang pupunta. Doon ka sa may kwarta. Yung dadayuhin ka dito. Masaya ba talagang magkaroon ng foreigner na jowa? Highly recommended. Wala silang paki sa estado ng buhay mo. Saka kahit English karabaw ako at di ko minsan talaga maintindihan yung sinasabi niya, siya talaga yung nag-a-adjust. Nakita mo naman yung bahay namin. From kubo to hollow blocks na! O, si Andy ang may bigay niyan. Ilang taon na nga si Andy? 40! Mas matanda, mas may pera! O, tulungan kitang gumawa ng account. Dear Love, nang makagawa ako ng account, ay mayroon agad nag-chat. Kahit kinakabahan ako dahil hindi pa ako ganoon kasanay na makipag-usap sa mga baniaga, pinursigi ko pa din. Karamihan sa nag-chat-chat sa akin, may mga edad kaya hindi ko nagugustuhan. Ayoko kasi na mukhang tatay ko yung magiging nobyo ko. Pinakamatanda na yung 30 dahil ako 20 pa lamang. Hanggang sa naging kamats ko si Augustine. Halos lahat ng gusto ko sa isang lalaki nasa kanya. Isa daw siyang model sa Ohio. Halata naman sa katawan at itsura niya. Para siyang artista. Hindi hamak na gwapo tong si Augustine kaysa kay Andy na matanda pa. Ilang araw din kaming magkausap ni Augustine sa app. Nagkakamustahan, nagpapadala ng mga litrato sa isa't isa, at nagpapalitan ng voice message. Ang gwapo ng boses niya. Hoy, Sopeya! Ano naman at puyat ka na namang bata ka? Hindi ka na makakuha kahit ipot ng kalpate! Gumising ka na't hindi ka, senyoreta! Eh, inay, paanong di mapupuyat? May kausap yan gabi-gabi. Aba't sinong kinakausap mo? Sinasabi ko sa'yo, Sopeya, ha? Napakahirap ng buhay! Talaga namang inoona mo pa ang lande! Lagot ka! Mama naman! Nasa Amerika kasi siya, magkaiba kami ng oras. Ano ka mo? Ibig sabihin ba niya foreigner yung boyfriend mo? Wow! Isa na namang Pinay ang aahon sa kahirapan. Mainam nga at gamitin mo naman yung ganda mo kesa mapunta sa mga manliligaw mo dito na isasama ka lang din sa herap. Ma, magkaibigan lang po kami ni Augustine. Ay Diyos ko, kang bata ka! Bakit naman inaaksaya mo yung oras mo eh? Kaibigan lang pala. Oh, friendzone, malala. Eh, hindi ka naman ata marunong mag-English. Tumahimik ka nga, Piyo. Kanina ka pa, ah. Ay, kung wala naman palang katuturan yung pagpapoyat mo, dali at gumising ka na dyan at tulungan mo akong maglako ng paninda. Kainis ka talaga, Piyo. Beh. Dear Love, halos isang buwan na kaming magkausap ni Augustine. Sa wakas, inaya na niya ako sa video call. Kinakabahan ako dahil hindi pa ako ganoon kagaling mag-English, ngunit susubukan ko. Wow, you're even more stunning on video. Yeah. My skin is tan. No. I said you are stunning. What do you mean? It means you are so beautiful. Thank you.
I think you are the most handsome. It's been a month and I can say now that I really like you. You like me? Yeah, I like you and I'd like to see you. Do you think next month is good? What? Next month? Yes. I'll visit you in the Philippines. I'll be there for a project. Augustin, I have a problem. What is it? Our home not good. It is small. No water, no aircon. And? It's not a problem for me. I'll come for you. Are you sure? Yes. I'll see you in a month, Sophia. Ano? Naka-ready na ba yung Jed Madela song mo? Yung I just wanna love you forevermore. Ano naman yun? Ay, hindi mo alam? Team song yun ng mga Pinay na sumusundo ng apam. Uso yun sa TikTok. Kinakabahan ako, Jean. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung... Alam mo ba kung gaano kamahal ang flight ticket mula sa US papunta sa Pinas? Tapos sasabihin mo na hindi ka gusto ng tao. Eh paano? Wala naman kaming label. Ganon talaga ang mga Amerikano. Magkaibigan muna tapos kapag tinanong ka na niya ng will you be my girlfriend? Ayun na yun! Yun na yun! Serious na yung relationship niyo! Mabuti na nga lang at kumuha siya ng hotel na matutuluyan namin dito sa Maynila. May project pa kasi siya dito bago siya pumunta sa amin. Ialam naman ni Tita Lisa to, di ba? Oo, kilala mo naman si Mama. Gustong-gusto na nga akong ibenta nun dati pa para makaahon. Oo nga, kaya number one talaga si Tita na hadlang sa relasyon niyo ni Peter. Kesyo parehas daw kayong mahirap. Jean, huwag mo nang banggitin niyang pangalan ni Peter. Alam mo namang totga ko yun. Sus, teka nga Sophia. Si Agustin yun, oh. Salubungin mo na, dali. Ready na ang video. Ako na mag-video, dali. I just want to love you forever more. Oh, enjoy na enjoy si Sophia, oh. Dear love, nasundo ko na nga si Agustin sa airport. Grabe, napakagwapo niya, lalo na sa personal. Magkisig. Nakakatunaw ang kanya mga ngiti. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking kapuyatan ko ay totoo na pinuntahan pa ako dito sa Pinas. Dumiretso kami sa hotel kung saan siya nakabook para ibaba ang kanya mga malita. Pagkatapos, nagpunta kami sa isang mamahaling restaurant. Ngayon pa lang ako nakapasok sa ganitong klase ng kainan. Wala akong maintindihan sa menu na iniabot sa akin. Kaya ang sabi ko kay Augustine ay kung anong order niya, yun na din ang akin. Having you right in front of me, having steak and drinking wine, is the life. You are way beautiful in person. Thank you. You are so handsome. Don't be shy. Relax. You can order anything you like. Can I request? What is it? I want chocolate cake. Oh, sure. Just a moment. Waiter! A slice of chocolate cake for this lovely lady. Noted, sir. Anything else? We're good. I never had cake on my birthday. Today is the best day to celebrate. Oh, that's sweet. Thank you. Hi, sir. Here's the cake. Okay, thanks. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to you. Thank you. There's no candle to blow, but close your eyes and make a wish, Sophia. Okay, I'll make a wish. Yay! Thank you! Sophia, seeing you happy in the simplest way made me want to spend the rest of my life with you. What do you mean? Here. Oh, a ring! Uh-huh.
I think I'll skip the question, will you be my girlfriend? Because I want you to be more than that. I want you to be my wife. So, with this ring, I'll ask you, will you marry me? Yes! Oh, thank you. Thank you for your trust, Sophia. I promise you that I'll make you the happiest girl ever. How's the view? Do you like it? Yes, I like the view. You do? Yes! You are the best view. Can I kiss you? Augustine. I can't believe that you're mine now. Perfect girl. Wait a second. Wait, what is that? Why are you holding a camera? Oh, this? It's because I want to record our first memory together. But I am not comfortable. I don't want to be recorded. I'm your fiancé, right? Do you trust me? Please, Augustine. I trust you. But I don't want this. I am not So, are we just fooling around? Maybe you just accepted the ring because of money and not because of love. No. I am not. I am afraid, Augustine. Please, not like this. I am just 20 years old and I never do these things. Please, I am begging you not to record it. You don't want to help your own fiancé? Do you want me to find another girl when I'm not with you? Through this, I'll never miss you. All I have to do is watch this over and over, and I'll always feel your love. Please, Augustine. If you love me, you will trust me. I'm so scared. Shh. I'll be gentle. Dear love, umiiyak lamang ako ng mga sandaling yun. Bukod sa napakasakit at marahas niya akong hinahawakan at hinahagkan, na tila lalo naman ikinatutuwa ni Augustine. Halos wala na akong mukhang maiharap sa kanya. Dahil makailang beses din kaming nagtalik ng araw na iyon at hindi rin niya tinitigilan ang pagre-record. Hey, there's my fiancé. Are you all right? No, I'm scared. I told you, I'm a model, right? Yes. I also sell my nude photos, videos, but my fans in the app want me to do more. And they want me to make videos of making love. I'm sure you'll understand your fiancé's job. What do you mean? It means you'll help me in this job. I'll pay you and we'll give everything you need. Just help me create more videos. But you never told me about this, Augustine. I don't want this. You have no choice. I will upload this and send this to your family and to all your friends in the Philippines. I'll tell them that you are a slut. I'll tell them that I give you money to do this stuff. Please, Augustine. No! What do you want? To get paid while enjoying this thing with your fiancé and nobody will ever know? Or you want to be known for being a desperate poor province girl who will spread her legs for money? Stop! Stop, please! I am hurting, Augustine! I have all the bruise! I don't even... Don't act as if you did not enjoy it! I know I'm good! Please, Jian.
Love, akala ko si Agustin na ang katotohanan ng minsan kong panaginip. Kung maibabalik ko lang, hindi ko sana iniasa sa pagkakaroon ng kapamang inaasahan kong kaginhawaan. Akala ko, mayaahon niya ako sa mahirap na buhay. Yun pala, lalo niya akong inulubog sa putikan. Akala ko, sagot siya sa aking panalangin. Ngunit isa siyang bangungot. Bangungot na mahirap malimot. Sa tulong ng kaibigan kong si Jian, isinumbong ko ang pang-aabuso na ginawa sa akin ni Agustin. Hindi na daw bago ang ganitong kalakaran. Isa daw itong uri ng love scam. Pabuti ay mabilis na umaksyon ng mga otoridad at mabilis na nadakip si Agustin. Ang pangyayaring ito sa akin ay magsilbi sanang aral sa iba pang tulad ko na nagnanais matakasan ng kahirapan ng buhay. Huwag ninyong iasa sa kahit kanino ang kasaganahan dahil wala pa rin mas tatamis sa pagkamit ng ginhawa gamit ang sariling kakayahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!